Hello guys, sa XRP time na naman tayo. So dito, makikita natin no, yung sobrang pagtaas ng price ng XRP ngayon. So ito na yung hinihintay natin. And of course, lalagyan na ulit natin ng ano yan, indicators, technical indicators. The Bollinger Band and the Stochastic. Okay. Okay, so yan, yan na po. So dito, titignan ulit natin. Titingnan ulit natin yung stochastic and Bollinger Band. So dito, nasa taas na yung ano, which is malapit sa overbought level. Pero talagang malakas siya, tingnan nyo. So dito, from here, tumaas na siya. Wait, tanggal ko stochastic. Yan. So from here, pababa na sana siya, pero may unknown factor, or hindi, siguro hindi lang natin alam kasi we are only seeing the price action. Hindi natin alam yung kung meron bang insider, meron bang nangyayari sa fundamentals ng company. So dito talagang tumaas siya. Same time, sa 1 hour time frame pala to, lipat tayo sa 4 hours. Okay, 4 hours dito, yan. So from here, yan, pinipigilan siya dito kasi ito, ito yung parang resistance, di ba? Yan, price resistance yan, dyan na yan. So tignan natin, it's overbought, nasa 4 hour time frame, pero hindi pa siya pababa kasi yung blue line is naka ano pa, pataas pa rin, hindi pa nag-cross pababa ng pula. Okay, so tingnan din natin sa daily time frame. So pataas pa rin, same time buy indicator, buy indication. So ang very ano dito, ang very remarkable dito, na alam mo na talagang malakas. Alam niyo bakit? Alam niyo bakit? So sasabihin ko sa inyo na talagang marami ang bumili during this time kasi dahil sa volume. Ayun, look at the volume. Anong nangyari dito nung tumaas ang volume? Diyan, nung tumaas, di ba, from here talagang taas siya. So tingnan niyo yung volume. So ganun karami yung transaction na nangyari at this level. Yan o, taas, ang taas ng volume in 1 hour lang yan, di ba? So in this setup talagang malakas ito. Okay, so maybe this is the time na tuloy-tuloy na yung pagtaas ng XRP. But of course, we're not sure kung talagang hanggang saan siya. Depende na yan sa mga factors behind. Okay, so is it just pump by buyers and then later i-dump din nila, or is there something sa loob ng company na nakapag galaw ng presyo, or the news about the XRP case against the SEC in the USA. So depende na lang yan. So yun lang po, just a little update. And if you haven't watched our previous videos, pakitingnan lang po, lalong-lalo na sa mga newbies, kasi matutulungan kayo kung paano kayo pumasok sa XRP. Hindi lang yung bili ng bili, sa tuktok pala kayo nakabili. Okay, using our indicators. At the same time, umakyat pa siya. The same time, please don't forget to subscribe our channel, para naman po dadami ang subscribers natin at dadami din yung mga matutulungan natin. So thank you and good day.